taong pala sinabi na sa'yo ko. Yes, actually. Hola. Ganun kaaga, Barbs. Yes. Alam mo ba yun? Yes. I think ang pinaka-importante elemento sa paggawa ng Pulang Araw is yung kalayaan. Kalayaan na kung ano yung meron tayo ngayon. Kagaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa amin ng aming director nung time ng aming story conference na kung ano mang kalayaan meron tayo dito sa yung nararanasan nating kalayaan ngayon at this very moment is because of the people who went through hell because of the World War II era. So, parang yun yung isa sa mga pinanghawakan ko rin prior to doing this kasi parang oo nga naman, bakit hindi natin to ikwento, bakit hindi natin to bigyan ng larawan sa mata ng nakakarami, especially dun sa generasyon natin ngayon na tila puro cellphone na lamang ang importante at social media. Parang nakalimutan na natin magbalik-tanaw kung paano ba natin yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. Sino ba ang merong kagagawa nun at sino ba ang tumulong sa atin para makamit yun? So ito yung show na yun. Ito yung magpapakita na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng ating mga kababayan. Yung mga kwento ng lolo at lola natin sa atin ay mabibigyan ng larawan at visual sa tulong ng proyektong ito. At ito, after, while doing it, it makes me even more proud to be a Filipino. So yun po. Maraming salamat. Kung tutusin, hindi ganun kalayo yung panahon na yun. Sa tingin lang natin, sobrang hundreds of years ago. Pero kung tutusin, kailan lang, di ba? So, importante maalala natin yan. Maalala natin bilang Pilipino. Pwede pong may idagdag lang? Siyempre, Barbie. Siyempre, dahil bukod sa pagpapakita natin ng masalimuot na gera, lahat ng hirap, siyempre kailangan giliwin din po namin kayo sa mundo ng Bodabil. Yun po ay isa sa mga malalaking storya po dito sa programang ito. At malaki po talaga ang parte ng Bodabil na pagsasamahan po namin ang aking ate Teresita dito. Napakakulay, napakalayo sa mundo ng gera. Kahit sa buhay, kahit na anong kinakaharap mong problema o paghihirap, lahat yon kakalimutan mo. Kasi the show must go on. Yun ang ibig sabihin ng Bodabil. Tayo po ay magbibigay aliw sa gitna ng kahirapan ng mga Pilipino ng mga panahon ng pananakop ng Hapon sa atin. Kaya abangan nyo rin po yan. Napakaganda po ng Bodabil dito sa programang ito. Dagdag mo lang din po, siguro malaking bagay kung bakit nahubog din itong istorya na to ay pagpapaligtanaw natin bibigay ng respeto doon sa mga tao na karanas ng hirap ng panahon ngayon. Na hanggang ngayon, nasariwa pa rin sa kanila yung nangyayari. Itong kwento na to ay hindi para ibalik sa kanila yung sakit, kundi ipalinaw sa ating mga bagong generasyon ngayon kung gaano kahalaga yung history, yung World War II ng panahon ngayon, kung sino yung mga dapat bigyan natin ng respeto at kung bakit dapat tayo magpasalamat kung bakit meron tayong kalayaan sa kanila. Grabe, David. Sabi na lang natin. Okay, akala ko lang tanawin ko. Siguro, aking paitatagkat ay siguro yung ang tinatakoy kasi namin sa teleserye ito, not just yung nangyari noon, but also yung human rights during the Japanese period. And I think until now, meron pa rin mga human rights na hindi pa rin na isa sa tupad. Thank you. Dahil, syempre, no, maraming mga problema, di ba? So I think what we can learn from this teleserye is kung paano lumaban yung mga Pilipino noon na kailangan din natin gawin ngayon yung lumaban para sa ating human rights. Yes. Thank you, David.